sorting area na. Apo. Ah, so, magkano po ang per kilo ngayon? Ng sibuy. Kaming kausap po na buyer ay depende po sir sa buyer. Nagpi-fix ng price. Medyo na peste lang itong mga white onion dito, no. Ayan, oh. Harabas nang umatake diyan mga ka-onyx, no. Tignan ninyo, no. Pero kailangan 'to maagapan, ano. Kailangan ma-harvest na bago siya lubusang mapasok ng harabas yung mga bulb niya, yung laman niya. Ano po yung ginagawa natin? Nagugupit na lang tayo, ano. Pero nakaano na siya. Nabunot na, no. Yan. Ibig sabihin, pag hindi nag-cash siya doon, hindi siya good. Hindi, yun po ang good. Good pa rin naman. Ah, good pa rin. Kaganyan, nakapatong. Oo, nakapatong. Po. Yun po yung pang Jollibee. Ah, pang Jollibee. Yung, iba po. Yung maliliit. Yun. May mga tama. Tsaka yung may mga tama doon. Tapos nilalagay dyan. Pagkapuno na, yun, lalagay na ni Kuya doon. So, ganyan kadami yan, ano. Kanilang, ano, ito. Sobrang dami. Grabe. Oh, ito na ito, nilada. Oh. Yan mga ka-onyx, no. Narito tayo ngayon sa Paluan, Occidental Mindoro. At nakita natin itong hina-harvest, no. Na-harvest na ng mga onion, no. So napakarami nito mga ka-onyx. So kung makikita natin, ano. Na-harvest na at kinakarga na nila sa isang truck. At i-deliver na yan mga ka-onyx. I'm sure, no. Milyon ang kita niyan mga ka-onyx. Pasensya na kayo, ha? Naka-face mask ako, no? Kasi nung nag-ikot kami kanina, no? Sa mga onion field, medyo malakas yung ano, eh, yung spray, yung chemical spray, no? Yoko naman na malanghap natin yung kasi medyo delikado sa health yun, no? Delikado sa lungs. Kaya nag-face mask tayo ngayon, ano? At natapos na yung ating inspection. Kaya ngayon ay pabalik na tayo, no? Sa ating sasakyan at pauwi na tayo, no, sa ating accommodation. So tingnan natin mga ka-onyx, no, yung pagkakarga nila ng mga onion dito sibuyas dito sa Paluan, Occidental Mindoro. Yan. So yung mga ka-onyx, no, ang daming ano nito, no. Daming sibuyas. Ilan pong nila ito kaya ito? Kuya, mga ilan tong nila na lahat 'yan? Yung sibuyas ninyo. So, tansya nyo lang. 1.2. Oh, tonelada. Ah, ito? Ano to? 12. 12 tons? Ah, yung buong yan? Dami. Mga nagkakahalaga na magkano yun? So, kung 35 siya at may 12 tons, mga ilang million yun? Ano lang po yun? Ilan, kuya? 420,000. Kita na kaya yon? Mababa pa. Pero okay na, kahit paano. Hindi, sa gastos. Hindi ho, sa pani nakabalik ko ang gastos. Okay. Wala bang mas mataas sa 35? Ito na nga po mataas. Paluan eh, yung sa Mambura po eh, 30 lang. Ganun ba? Paano kakita yung mga farmers natin pala niya? Pero noong nakaraang taon, ang ganda ng kita, no? Maganda po. Dami naging milyonary na nakaraang taon, ano? Kasama ka doon sa mga naging milyonaryo na nakaraang taon. Ano, mahina po ang ani namin nung nakaraang taon. Ah. So, sobrang dami yan. Dapat to talaga nasa 50, hindi na bago sa 50. Kasi malaki rin po ang gastos sa sibuyas. Kaya nga. Pero at least dyan, bawi. Yung 35 po, yan eh, ayos na rin po yan. Ayos na rin. At least, kaysa may kita. Kaysa magtanong ka ng mais, di dyan ka na. malaki na ang kita nung kahit 35 per kilo. So pwede na talaga. Pwede ayos na rin na. Po. Ay, kaso nga eh. Nasanay tayo na sobrang laki ng kita, no? Ang mga nakaraan, no? Million-million ang kinikita. Okay. Nung nakaraan naman po, kaya mataas naman ang presyo. Ang ani naman po mababa. Ah, ngayon naman, pala. Medyo mababa ang presyo. Maganda. Dahil maraming ani. Baligtad, ano? Parang ano, low of demand and supply. Okay, niya. Salamat, kuya. Yan. Oh. Mga ka-onyx, may interview tayo, no? May-ari dito. So, kita natin yan, no? So, ang daming mga palay. So, kahit paano pala, no? Kahit 35 pesos per kilo ay ayos na rin, no? Malaki na rin ang kita. Kumpara sa magmais ka, no? So, maganda na ang kita. Lalo na kung ang presyo niya ay 50 pesos per kilo, no? Mas marami ang kita niya, no? Okay, balik na tayo mga ka-onyx sa accommodation natin.
Ayan mga kawanigs, ano, lahat ng halos nakikita natin dito, no, ng mga pananim dito sa Paluan, Occidental Mindoro, ngayong mga panahon ng Marso hanggang Mayo ay mga sibuyas, no? So isa ito sa mga nagtatanim ng mga sibuyas, mga kawanigs, no? Kaya dito makikita natin, no, iba-ibang klaseng sibuyas. Isa sa mga pananim or champion commodities dito sa Paluan Occidental Mindoro ay mga sibuyas, lalo na yung mga pulang sibuyas. Pero yung aming ini-inspection ngayon dito ay mga white na sibuyas at ibinebenta sa Jollibee, no? Mas maganda ang kita nila doon. So hinihintay lang natin yung ating mga kasama, no, mga kaonix, dahil andun pa sila. So nag-inspection pa tayo, tapos na, kaya hinihintay lang natin sila dito at tayo rin ay pauwi na sa ating accommodation. So kung makikita natin, mga kaonix, no, wow, napakaganda ng tanawin dito sa Paluan. Pag nandito tayo sa Paluan, no, naparin din tayo, no, sa ibang bansa. So ibang-ibang klase, ano, ang ambience ng lugar na to. Kasi parang isolated ito, mga kaonix, no, itong Paluan Occidental Mindoro. So kung makikita natin sa mapa, ang Paluan ay papasok siya, no, at after nito dead end na. So papasok siya mula sa Mamburao, Occidental Mindoro. Pagpasok nun doon, wala nang ibang pupuntahan, dead end na. Kailangan mong bumalik ng Mamburao, Occidental Mindoro. Kaya ito na iba dito, mga kaonix, no. Sa ilan pang mga araw, no, sa pagstay natin dito, pagka may free time, mag-iikot tayo para maipakita namin sa inyo yung ganda ng Paluan Occidental Mindoro. Ayan mga kaonix, no, meron ng mga naunang nag-ani ng mga onion nila dito sa Paluan Occidental Mindoro. Tignan natin yung mga bagong ani nila, no. Ayan, no, bagong ani nila dito, mga kaonix. So makiusyoso tayo. Ayan. Magandang hapon po. Good afternoon po. Opo, nag-sorting area na po ito, ano, ng mga harvest. Sorting area na. Opo. Ito, magkano po ang per kilo ngayon? Ng sibuy. Kaming kausap po na buyer ay depende po, sir, sa buyer. Nag-fix ng price po. Buyer? No fixing price. Buyer? Ano fixed price? Opo. Ah, so wala. Galing depende. Price na rin po kasi siya. Ah, okay. Pero maganda naman ang kita, no? Kahit paano. Patan po kung medyo magandang ani, okay naman po siya. Okay naman. Pero kasi yung ibang lugar po dito sa Paluan ay inanala po siya. Inanalang uod po. Wala na. Ah, hinarabas na. Mga ilang tonelada po itong na-harvest ninyo? Bali, Bili mang lata, equivalent ng... Gawa ng... Ito pa, mga kaonix, ang dami. Ito yung mga pinag anuhan nila, no? Pinagbalatan to, ate, ano? Pinagamasan. Pinaggupitan, no? Tapos pag naggupit na, ang mangyayari sa kanya, eto na, sibuyas na, no? Yan. Yan na yung mga sibuyas. Pinaggupitan. Okay. So kung 10 lata, lumalabas na 20 tons. Depende po kasi yung sa ani. Ani? Depende po sa progress ng sibuyas kung maganda, okay, po ang kanya. Pero maganda ang kita siya ngayon. Sa ngayon po, mas pababa po ang price niya. Pero may kita pa rin gaya ng dati? Oo naman po. Ah, okay. Pagkatulad naman po na hindi naman po siya nagkaroon ng harabas. Oo. Wala po siyang price. Ah, kahit paano maganda pa rin ang kita kaysa sa mais. Opo. Maano po kasi yata ang mais. Mabis po siya ano yung uod. Kaya, okay. Mga kaonix, no? Tara, let's go. Hinintay na tayo ng ating mga kasama. Paalis na kasi tayo, ano. Yan, mga kaonix, no? Medyo na pesti lang itong mga white onion dito, no? Ayan, no? Harabas ang umatake dyan, mga kaonix, no? Tignan ninyo, no? Pero kailangan ito maagapan, ano? Kailangan ma-harvest na bago siya lubusang mapasok ng harabas yung mga bulb niya, yung laman niya, habang nasa dahon pa lang siya, no? Kita nyo, mga ka-onyx, no? Yan. So hanggang doon yan, ano? Lapad ng sibuyas na yan. Yan, mga ka-onyx, no? Narito pa rin tayo, no, sa area, no, kung saan maraming mga sibuyas. So makikita natin sa likuran natin, mga ka-onyx, no? Napakaganda ng kabundukan. At tignan ninyo yung sunset, nakikita natin.
Ang ganda. Wow, the best mga ka-onyx, no. Makita ko lang rin sa inyo itong mga tinatawag nilang ito mga ka-onyx. Yan, pantaboy ng mga ibon, no. Pagka hinila mo siya, no. Gaya nito, hinihila natin siya. Pag hinila natin siya, yung mga ka-onyx, no, natataboy yung mga ibon, no. Anong tawag dito, tay? Sa ano na to? Pantaboy nga ng ibon. O, pantaboy ng ibon, mga ka-onyx. Nakakita nyo ba yan, no? Yan, pantaboy siya ng mga ibon, ano, para hindi masira yung mga tanim na halaman, no. Inihila lang natin siya, gaya nito, yan. Then, matataboy na yung mga halaman. Ayan, mga ka-onyx, no, palubog na yung araw. So, nasa alas 6 na ng gabi. Ngayon, ano, nasa 6 p.m. na, mga ka-onyx. So, okay. Amo, kasi yung puti, hindi po pwede na... Kaya pati po kita ganyan ito? Kasi kamo hindi po pwede pasalin-salin, you know? Yan mga ka-onyx, no, kasalukuyang umaani o nakaani na ng puting sibuyas dito, no, yung isang grupo na pinuntahan namin. So tignan natin mga ka-onyx, no, kung paano nila sinosort out at ano yung mga naani nila mga puting sibuyas dito, no. So actually mga ka-onyx, mga sibuyas nila dito, no, Jollibee Corporation ang kumukuha niyan. So yung mga ginagamit ng Jollibee dito rin ang gagaling, no, sa Paluan, yung mga certified good agricultural practices. Dito nila kinukuha 'yon at yun yung ginagamit nila sa kanilang mga store ng mga Jollibee. So tingnan natin mga ka-onyx, no, isa sa mga kinukuhang sibuyas ng Jollibee dito sa Paluan, Occidental Mindoro. So yung mga ka-onyx, no, yung mga ani nilang sibuyas. Ang lalaki niyan, puting sibuyas, ano, usually ginagamit sa beefsteak, sa hamburger, ayan, ano, mga ani nilang sibuyas siyang dito, ano. So, tignan natin kung paano nila inaani yung mga sibuyas, nag-aani pa sila doon, ano. Ito, mga ka-onyx, no, kasalukuyang pa nag-aani, ka-harvest lang. Morning, po. Ayan, ano, in-harvest na nila. So, dito, ka-harvest lang nila rito, ano. So tignan natin, ano, kung paano sila nag-harvest ng sibuyas dito. Wow, puting sibuyas to mga ka-onyx, no. Yan. Tignan natin, ano, silipin natin sila kuya. Morning. Ano pa yung ginagawa natin? Nagugupit na lang tayo, ano. Pero nakaano na siya. Nabunot na, no. Yan. So ganyan lang pala ang mag. Pag nabunot na, gugupitin na lang. Patutuyuin pa ba yan, yung mga yan? Basa pa siya. Okay. So pagkagupit niyan, anong gagawin? Dadalhin na doon sa maramihan. Ah, okay. Okay. So nakita niyo po, no, ganito lang mag-ani. So dito niyo rin siya binunot. Kabubunot niyo lang kanina. Ah. Mga IP po kayo? Katutubo? Ah, mga katutubo. So sila po yung mga kapatid natin na mga katutubong mangyan po, ano, mga IP. Sila yung mga nagtatrabaho rito sa sibuyasan. So yan po, no, yan yung mga ani nila. So pagkatapos dito magupitan, saka dadalhin doon, ano, i-red bag nila, no. So matapos siyang bunutin, then gupitan ng mga dahon, i-red bag naman po nila yan. Tingnan natin dito yung mga harvest nila. Yan, oh. So, ang dami yan, mga ka-onyx, no? Yan, oh. So, yan, ano? Dami sibuyas. Kita nyo, no? Yan. So, hindi pa kasi tapos, hindi pa luto yung ating breakfast, mga ka-onyx, no? Kaya may time pa tayo na mag-video, no? Hintayin lang natin na maluto yung ating breakfast bago tayo, kumain ng ating breakfast. So, kita nyo, no? Ayan. After na kanilang pag-harvest dito, dadalhin doon, i-red bag. Tingnan natin, no, yung mga ni-red bag nila doon. Ayan. So, kumain na ba yung mga kasama natin? Hindi pa naman, no? Nagko-coffee pa lang po kasi piniprepare pa yung talagang breakfast yung pagkain natin. Baka hindi pa luto yung kanin, ano? Yan po yung mga harvest nila, no? Yan. So, ang ganda ng lugar na ito, mga ka-onyx, no? Isang cooperative itong nagmamay-ari nito, no? So, itong harvest nila. So, ito yung kanilang mga harvest na, no?
Matapos anihin doon mga ka-onyx, no, 'di ba? Inaani doon, ano, nagupitan na ng dahon. Tapos dito naman ay naka-red bag na siya. Pero sino-sort out pa siya, no? May mga sorting activities pa silang ginagawa. Parang sila at yung sino-sort out nila. Yan ang lagayan nila. Good morning po. Ganyan pala mag-sort out yan, ano? Nilalagay sa lata ng ano, sardinas. Opo, yung magkasya po, yun po yung good. Yun yung good. Ah. Ibig sabihin, pag hindi nagkasya doon, hindi siya good. Hindi, yun po ang good. Good pa rin naman ah, good po. Pa rin. Nakaganyan, nakapatong. Oo, nakapatong, po. Yun po yung pang Jollibee. Ah, pang Jollibee, yung yung hindi papasok doon sa yan, lata. Okay. So, yung mga hindi pala pumasok doon sa lata ng sardinas, mga conics, no? Yun yung binibenta na sa Jollibee, pang Jollibee. So, GAP certified po ito, no? GAP certified. Okay. Okay. So, yan po, no? Marami tayong natutunan, mga ka-onyx, no? So, salamat po, sir. Salamat din po. Ayan, tapos nilalagay nila yun dito, mga ka-onyx, no? Ayan, sino-sort out nila dyan, ano? Yung mga laki, kada laki. Okay. Pagkatapos po nito, ito na siya. Lalagay na dyan. Doon po ang yung amin. Ayun. So ito po, no? Ito yung nanggaling doon sa in-harvest kanina, no? Tapos, isa-sort out din nila. Ito sorting area din to, no? Ayan, no? Depende sa mga laki nilalagay dyan. Okay. After nyan, pagka na-sort out na, ito na, nandito na siya nakalagay, no? Nakapaleta na. Then, para na dalhin sa mga buyer, no? Sa Jollibee, no? Dadali. Okay, breakfast na tayo mga ka-onyx, no? Okay na yung breakfast natin, kaya breakfast muna tayo. Yan mga ka-onyx, no? Narito tayo sa isang farm na nakapag-harvest na sila, no? Ng red at white onion. So makita natin, ano, ang daming harvest dito. So tignan natin mga ka-onyx, no, kung paano nila sinosort out, nililinis yung mga onion, no, white onion and red onion, matapos nilang i-harvest sa kanilang mga farm. Tignan natin mga ka-onyx. Papagod na nga po. Pahinga. Kayo mga pagod kami. Yan, sinosort out. Sinosort out po muna. Bago ilalagay sa red bag. Opo. Okay. So yan, malinis na yung mga yan. O, diretso linis na. Opo. Ah, okay. Yung mga nasa red bag, yun na pala yung mga malinis na, no? Ready for market na yung mga yon. Yan. Pati itong white onion nila, no? Ready for market na. Ito, nagsusort out sila ngayon ng mga red onion, ano? So pag nilagay dyan, parang nalilinis na rin sila, ano? Nihimay pong pati yung sadyang ano? Yung medyo madudumi. Yung maliliit. Yun. May mga tama. Tsaka yung may mga tama doon. Tapos nilalagay dyan. Pagkapuno na, yun, lalagay na ni Kuya doon. So, ganyan kadami yan, ano? Kanilang, ano, ito. Sobrang dami. Grabe. Oh, ito nito, nilada. Wow. Adobo na ako ng sibuyas. Grabe. Ano, Kuya? Adobo na ako ng sibuyas. O, kahit mag-adobo na tayo ng sibuyas dito, no? Onyx, sobrang dami. So, ito, sorting area din, no? Nag-sort out din sila, Kuya, dito. Yan. Okay. So, pinakita lang namin sa inyo, no? Kung paano siya i-sort out after na ma-harvest yung mga red onion and white onion. So, ito po, no? Yung tubig nila rito, yung source of water nila, iniinom daw yun, ano. So, sample lang tayo ngayon ng ating kasama. Yan, eh. Tahan nyo naman, ano. So, flowing yan, galing ng bukal sa falls. Malamig po. Doon sa, ano, ano lasa? Malamig, sir. Parang mas okay siya kaysa sa mga nawasa, yung mga tap water. Tap water. So, masarap. Mm-hmm. Okay. Tsaka malamig. Malamig? Okay, yes. Ako nga, sample. Literally na. Ito nga. Sir. Ito, sir. Yan, sample na natin. Baka pinagdulo ko tayo ng mga to, eh. Sample na natin. Malamig nga. Ayos. So, iniinom talaga siya, no? Malamig yung tubig, tsaka masarap. Masarap yung lasa.
kasama natin, no, umiinom din ng tubig, no, kasi nga talagang malinis yung tubig na flowing dito, no, sa kanila. Yan ay kanyang source of water para sa kanilang mga sibuyas, mga halaman na tinatanim dito sa kanilang bukid, no. Libre, libre sa tubig at iniinom pa, no. So doon yan ang galing, mga ka-onyx, no, sa kabundukan yung flowing na yan, no. Galing yan sa Bukal, tapos sa falls, tapos papunta rito. So malinis siya kasi wala nakatira mga tao talaga doon, ano. Kaya safe na safe yung tubig na to. Ayan, no. Yan, mga baby ito, mga ka-onyx, no, na katutubong baby, ano. Cute niya, ayan, no. Okay. So papunta tayo ngayon doon, no, sa flowing nila. Yung galing sa bundok na flowing. At mag-iigib tayo, no. Mag-iigib tayo ng tubig. Biro niyo yan, mga ka-onyx, no. Nung matikman ng mga kasama natin yung tubig, no, doon sa maliit na flowing na yun, ano. So nagustuhan nila, no. Malamig daw at masarap ang tubig, no. Kaya yung tubig nila na mineral water, no, yung nasa bottled water na binibili. Biro niyo yan, itinapon nila, mga ka-onyx. Itinapon nila para lang umigib ng tubig dito sa flowing water na galing doon sa bundok. Kaya yun yung mga kasama natin, ano. Dito tayo pumunta sa mas malaking igiban, no, ng tubig. So iigib sila ng kanilang mga tumbler at bottled para mapuno ng tubig dahil nagustuhan nila yung tubig. Yan. Tara, sunod tayo, mga ka-onyx, no. Tayo ay uminom na rin kanina ng tubig, ano. So yan. So mas malaking host pala yan, ano. Malamig. Malamig, sir. Lugi ako, ha. Wala akong ano, bottle. Hindi nagdala, sir. Sarap niyan. Sarap, sir, kasi ano siya, fresh talaga. Fresh, natural talaga yung water niya, ano. Grabe, sarap naman dito. Libre ang tubig. May patubig ka na sa craps. May inuming tubig ka pa. Swerte naman yun. Samantalang sir, ano? Ibang bayan, sir, Iyan, ang tawag sa tubig po, nawawala dito. Pag-inatanood ako, sir, yung hukay nila, eh. Palaka. Yung hukay nila sa ilalim pa ng namin yung makina, pataas nito yung gano'n. Ito, kasi... Kamuplans kasi. Kaya naman, walang patayang ka. So, walang patayang yan, dire-diretso. Saan pumunta ang tubig? Liligo na ako. Ilang years na yan. Kasi na ng mga alabaw naming alabaw baka. So flowing pala talaga yan, ano, yung tubig na yan, ano. Ilamos ng so, may yelo. Pang patubig sa crop, saka pang inom ng tubig. Fish pond, wala kang fish pond dyan. Wala. Pwede rin yan. Kasi flowing yung tubig ninyo, eh. Walang ano, eh. Walang tigil. Ayan, mga ka-onyx, no. Time check, 12:07 na, no. So, nag-igib lang kami sandali ng malamig na tubig sa flowing. And sorry, ah. And then, pabalik na kami doon, so, sa aming kakainan ng lunch, no. So, tumatawid lang kami rito sa Pilapil. Ayan, no. Ayan. So, makikita natin dito, no. Yung kasama natin, no, sa likuran. Anong pangalan mo, sir? Ha? Pio po, sir. Pio, anak mo 'yon, yung kanina doon, yung baby. Ah. So anak pala ni ano, no, ni Pio. Si Pio ay katutubo kayo, ano, sir. Oh. Si Pio ay isang katutubo, ano, ops. Oh. Oh, tumatawid tayo sa Pilapil, mga ka-onyx, no. Si Pio ay isang katutubo, ano. So baby niya 'yung doon sa duyan kanina. Yan, sila yung mga katulong rito sa farm. And then, okay, ito yung itsura niya, no. Yan. So, paikot niya. Ang ganda. Okay. Yan. Wow. Okay. Lunch na tayo, mga ka-onyx, dahil tapos na yung ating activities dito. Makaigib na rin ang fresh water and malamig at malinis na tubig yung ating mga kasama. Maraming salamat po, kuya. Sige, sir. Thank you. Okay. Bahala na po kayo din sa... Sige po.
Thank you po. Yan. Pagka nandito tayo mga ka-Onyx, no, para tayong nasa disyerto, sabi nila, no. Ayan. So, pero napakagandang lugar, no. Napapaikutan tayo dito ng bundok, ano. Yan. So, napapaikutan tayo dito ng bundok. Ito ay ilog ito, no. Pagkatag-ulan. Ilog ito pagtag-ulan. Pero, dahil tag-init, so, walang tubig talaga siya, no. Walang katubig-tubig, no. Kaya, pero ang maganda lang rito at walang tubig doon sa farm mismo, no, ng ating pinuntahan, merong flowing water, no, sagana sa tubig, inumin at pang dilig patubig sa kanilang mga halaman.